Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako na tayo sa mainit-init pang katatapos ng kagabi na round number 9 dito pa rin sa ongoing Candidates Chess Championship na ginaganap sa Russia on the board mga kamatchas. So dito, puti si Giri, black si Wang Hao, ito ang nasabing pinakamainit na naging laban, naging bakbakan kagabi. Okay, so tinan na kagad natin, Giri played d4, Wang Hao played knight f6. Nag c4, e6, nag knight f3, d5, ayan, approaching queen's gambit. Nag g3, ayan, approaching Catalan opening na. Nag bishop e7, nag bishop g2, nag castle, at kumapture sa c4, nag queen c2. So nauwi na sa tinatawag natin na Catalan. At dito, nag a6, nag a4 muna. Kasi may timing, pag nag queen take c4, ang iniiwasan dyan yung b5. Then may tempo bishop b7, kaya dito nag-a4 muna para pag nag b5 hindi pwede, may capture pa. So dito, nag bishop d7, nag queen take c4, nag bishop c6. Ayan, para maimaniobra, mailagay ang bishop kontra sa fianchetto bishop ng puti. Ang ginawa dito, nag bishop f4, tamang latag lang ng development, hinarang kagad, hinamon kagad ang dark square, hindi pinansin, nag knight c3, then nag bishop takes f4, nag g takes f4. So kung mapapansin nyo, bakit ibinigay ni Giri na tipong nagkaroon siya ng double pawn after ng exchange? Ang advantage kasi ng white dito, magkakaroon kasi ng iba yung control sa e5. Kumbaga, nakabind yung e5 square kaya kapaki-pakinabang din. Ang ginawa dito, nag a5. So bookline pa rin naman ito ang idea. Magda knight a6, ayan, para makontrol yung b4. Ang ginawa dito, nag e3, para talagang solid lang. Nag knight a6 develop. Nag knight e5. Okay, so yan talaga ang pinaka follow up idea niyan. Nag bishop takes g2, nag king takes g2, at dito nag c6. So yan po ang bagong luto dito ni Wang Hao, novelty. Pinagtibay lang ang d5 square. Kasi dito ang palagi ang ginagawa ay knight b4, at sa huling naitala na malakas na laban noong 2014 na uwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Pero balik tayo dito sa c6. At dito nag h3, ayan, para extra space, support na rin sa g4 square. Nag queen b6, so may threat, may pressure sa b2, bumaba ulit queen e2 para syempre depensahan ng b2. At dito nag c5, okay, para naman palambutin ang sentro ng puti. Matigas kasi yung d4 eh. Ang ginawa, nag rook fd1, so develop lang. Nag c takes d4, nag rook takes d4, at dito sinalubong rook ad8 para ma-neutralize ang d-file. Then nag rook takes d8, nag queen takes d8. Okay, dito may tanong ako. Sabi ko ako, bakit hindi tore? Eh, usually tore ang pinaka-capture dyan para maagaw ang d-file. Yun pala ito, merong queen b5. Malakas pala yung queen b5, mga kamatchas eh. So, syempre, basically, kung kakapturein, capture, eh, mabubuksan nga naman, may atake pa sa a5, eh, iiwas yung knight, may tempo eh. So, yan ang mangyayari. At, pagpalagay nating umiwas, mag queen c7, may mga knight c4 naman pag iinita naman yung weak pawn sa a5. So medyo mapapasubo ng bahagya dito, black. Kaya dito ay minabuting queen ang ipang capture, then nag rook d1. Yun nga lang eh, naka-timing si Giri ng maganda. Na-control niya. At dito nag queen a8. Grabe, nagsumiksik sa gilid. Pero may purpose din naman. Iaangat na lang yung pawn and then magkakaroon ng discovered check sa king sa g2. Kasi dito, kung mag ku-queen B6, ganun pa rin, may mga ganyang timing eh. So yan ang ayaw dyan ni Wang Hao, kaya nagustuhan niya yung queen A8 na lang, then nag king G1, kumambyo kagad, umiwas kagad sa mapanganib na pwede mag B5 kasi discovered check. Ang ginawa, nag knight B4, syempre para ma-improve na yung pwesto ng knight, then nag queen B5. Okay, so yan talaga ang pinaka pambato ng puti dyan, yung queen B5 eh. At dito, nag knight DB5 para masarhan ang control ng puti sa D-file. Nilagyan ng pintuan, nag knight takes d5, nag knight takes d5, at dito nag rook c1. So dito lumabas ang evaluation, slightly better sa puti. Bakit? Aktibo ang queen, aktibo ang knight, nasa center, at yung tore ay may mainam na control sa c-file. Ang ginawa dito, nag h6, para kung magkahatawan man sa back rank ay kahit papaano, may pasingaw na. Ayan, so dito, nag queen d7. Inilabas dito ni Giri ang kanyang dunong. Pagdating sa islog-islogan, positional play, pinokontrol niyang mainam ang kalamangan niya sa development. At dito, nag knight f6, nagpupumilit naman dito si Wang Hao na paalisin sa loob ng teritoryo.
Nag queen d6 ayaw umalis ni Giri. Gusto niyang imintina ang pressure sa loob ng black. At dito, nag g6. Yun lang. So yan daw po ay positional mistake. Mali daw yan. Ang mainam daw na tira dito ay queen e8 lamang. May tempo pa. May sikwat sa a4. So ang gagawin daw dito, b3 para depensahan, then b5. Magpumilit ang black na talagang paluwagin ang galawan kasi otherwise, maiipit siya eh. So dito, queen c6 ang binigay na continuation. Capture. Then knight d5, rook c6, rook a8. Depensa muna, baka kasi atakihin yung a5. King g2, rook a7, h4. Pero slightly better pa rin naman ang puti. Slight lang. Matagal pa ito at marami pang giri-girian ito. So, gigirian talaga ni Giri ito pero matagal pa. Pero dahil sa g6 ang ginawa, natumbukan dito ni Giri ang pinaka-eksaktong positional move na b3. So lumalabas, yung queen e8 hindi na effective kasi wala nang tempo eh. Dinepensahan na ng b3 eh. Ang ginawa, nag h5, then nag king h2. Grabe mga positional play ni Giri. Saktatious sa mga suggestion ng computer engine. Ang ganda ng king h2, computer engine ang tiro. Nag king g7 at dito nag queen d4. Ayan, no? Talagang minarkahan na. Ginuhita na ang pressure ng knight papunta sa g7 ni Wang Hao. So ang ginawa dito, nag rook d8, talagang pilit binubuwag para umalis. Nag queen b2, maintain lang ang a1 to h8 diagonal at dito nag queen b8. Kasi dito kung mapapansin nyo, kung baga maaari, maialis yung king eh. Kaso kung iaalis ang king, ilagay sa g8, wala, may mga tapyas na eh. Pwedeng mag knight x g6, ayun o, mayroong discovered attack eh. Magkakaroon ng mga ganyang magulo na eh. So kaya kung napansin nyo, hindi makaalis yung king, talagang wala talaga magawa. Ang ginawa na lang dito, nag queen b8, nag b4. Ayan, nag-create naman dito si Giri ng isa pang problema na poproblemahin ni Wang Hao. So nag a6 b4, then nag rook c4. Ano idea? Ayun, tatagpasin. Pag natagpas, ayun no, may weak sa b7. So binigyan dito ng dalawang problema ang black. Kung tawagin ay principle of two weaknesses. Okay, so kasi nga may weak. Mahina ang king side, mahina ang king position, then you know yung b7 na targetin. So ang ginawa dito, nag b3 sa pag-asang kakapture ni Giri, pero hindi ginawa, nag rook b4. Ginuhitan lang, pinahinog lang para pag-capture, dire-diretso ang pressure sa b7. At ang ginawa dito, nag queen a7, yun lang, ang sama daw ng queen a7 na yan. So dito, ang mainam lang daw na tira na dapat ginawa ni Wang Hao ay queen d6. Ito continuation. May rook takes b3, then queen d1. Gawin ang lahat ng pangangalikot. Rook takes b7, nakatreat yung pawn sa f7 ng black, pero wag nang intindihin niyan rook d2. Dapat quick. Ganyan pala dapat. Rook takes f7, check. King h6. Rook d7, good move. Oh. Ganda ng rook d7. At dito, nag-rook takes sa queen na lang. Kasi dito, kung ang gagawin dito ng black ay knight takes d7, merong instant na mamamatchas pa, knight f7, check. King h8, ayun no. May swindle pa. Malupites. Gravacious yung rook d7 na yun, no? At kung ang ipangka-capture naman ay rook sa d7, may knight takes d7. Ayun pa rin. Pag kinapture, pagpalagay lang natin ha, may matchas pa rin. May mga ganong swindle eh. Makakasikwat ng ano, kumbaga may sadabhulag yung threat na yun. So pag rook d7, ito na lang ang ginawa ng black. Rook takes b2, then rook takes d1, rook takes f2, check, king g1, rook a2, knight f7, check, king g7, knight g5, threat yung pawn sa e6. Rook takes a4, bigay na yung e6, king f7, knight g5, check, king e7. At dito lumalabas, isang pawn lamang ang lamang ng puti. So, clear advantage ang puti, pero marami pa to, marami pang pwede mangyari ito. Okay, so, pero ang ginawa kasi, queen a7, tingnan nyo nangyari ha, nag-rook takes b3, nag-queen takes a4, shoot na shoot eh, oh. Rook takes b7, na yun, napakalala ng threat sa f7, at dito napilitan na lang si Wang Hao na mag-queen e8, pinaka-depensa, pang-depensa sa f7. Bakit? Kasi kung rook ang ipang-depensa, meron kasing knight d7 na yun, no? Threat ang tore, naka-threat ang knight, bibigay na, fatal na yan mga kamatyas. So, kaya dito, wala, nag-queen e8 na lang sa pag-asa ni Wang Hao na baka ipalit ni Giri sabay-sabay, matitirhan nga naman ng knight and rook na medyo fortress pa, mahihirapan pa puti. Pero dito, nakita ni Giri ang best move, rook a7, mabigat ang positional understanding. Ang laki ng in-improve talaga ni Giri nitong mga panahon na to. So, rook a7, ano idea? Ang ginawa dito, nag-rook d5, ang idea ay ibakante ang b7 para sa queen at mabigyang todong diin
ang pawn sa F7. Ang ginawa dito, nag-knight E4. At dito po, sige po, pakigess nyo ang huling binitawang tira ni Giri. Simple lang, pero naparesign na si Wang Hao. Bigyan ko kayo na kaunting segundo at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay knight takes F7. Pinitas ang F7, naparesign na si Wang Hao. Kasi nga, aalisin na lang yung knight sa F7, magkakaroon ng superb discovered check. Sunod-sunod na combo niyan, may pagkamatchas kaming yan. Kaya iniresign na ni Wang Hao. Grabe ang laban nila mga kamatchas. At ipakita ko sa inyo ang kanilang standing after round number 9. Ayan po. So, leading pa rin si Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi ng Russia with 5.5 points out of 9. Then Caruana, tied sila ni MVL hanggang kay Giri with 5 points. Kumabol si Giri. And then Grischuk, Alekseenko, Wang Hao with 4 points. And nasa panghuli pa rin si Ting Li Ren ng China. Okay, so bago tayo tuluyang magtapos mga kamatchas ay discuss muna natin itong ating quote of the game. Huwag kumain ng marami pag may laban mga kamatchas ha, para ang score ay huwag maiwanan. Ayan. Bakit ko po na-share ito? Kasi talagang ito ay experience na karanasan na kapag may laban kayo sa tournament, lalo na talagang importante yung tournament na yon, huwag kayong kakain ng marami. Dahil pag kumain kayo ng marami, syempre, halimbawa, tournament, di ba? O, pagpalagay natin sa umaga ang start, tapos matatapos ng hapon. Rapid tournament, minsan, ano lang yan eh, one day tournament lang yan eh. Pag kumain ka ng marami sa umaga pa lang, sigurado aantokin ka. Hindi makakapag-function ng maayos ang brain mo. Dahil, syempre, yung brain mo, iintindihin niyang tunawin yung pagkain mo eh. Sinasabayan mo ng chess. Nako, magtatalo function ng brain mo. Tendency niyan, aantokin ka, hindi mo napapansin, hikab ka na ng hikab, nanghihina ka na, at kapag nanghina ka na, ang sunod niyan, manghihina na rin ang tirada mo. Yan ang tendency niyan. Kasi pag naglalaro ka hanggat maaari, labanan mo yung antok eh. Kaya dapat meron kang saging, meron kang chocolate pang pabuhay ng isip. Okay? So kung ang regular mong kain ay nagdadalawang rice ka, so sa laban, isang rice lang, tiisin mo muna, basta huwag ka lang gutom. Diba? Huwag ka lang gutom at huwag kang busog na busog. Tamang pakiramdam lang na hindi ka gutom, yun, maayos yun. Okay? So, yan po yun. At hanggat maaari, kung ang laban mo ay alas 9 ng umaga, maganda, alas 8 pa lang ng umaga, nakakain ka na. Okay, sa lunch break naman. So, usually niyan, ang start ay magsisimula ng 1 p.m. or 2 p.m. So, alas 12, kain ka na. Para may panahong magtunaw at hindi makikihati ang function ng brain mo sa ginagawa ng brain mo sa chess. Over the board. Okay po. So yan po ang isa sa mga tip na talagang subok na, karanasan na ng mga chess players talaga para laging alisto ang isip at talagang makakapaglaro tayo ng maayos. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito at kung kayo ay natuto, pahit naman po ang like button at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.